Oh my God, totoo bang sinabi mo na mahal mo din ako? Masayang-masaya kong ani sa kanya na ikinatawa naman niya. Nakita kong pagtangu ng ulo niya, kaya hindi ko na talaga mapigilan pa ang kaligayahang bumabalot sa katauhan ko at malakas akong napasigaw. Huh! Malakas kong sigaw dahil sa sobrang katuwaan ng aking puso. Hoy, ano ka ba? Nakakahiya sa makakarinig sa'yo. Nag-aalala niyang ani at napapatingin pa siya sa paligid. Sobrang katuwaan ko, hiniyakap ko na lamang ito ng mahigpit at hinalikan ko sa kanyang ulo. Ang saya-saya ko. Hindi ko akalain na mahal din ako ni Kendra. Pagkahatid ko sa kanya, hindi na niya ako pinababa. Naiintindihan ko naman dahil alam kong wala pang alam ang kanyang mga magulang tungkol sa amin. Kaya hinayaan ko na lamang siya sa gusto niya. I love you, babe. Tatawagan kita mamaya pag uwi ko, ha? Malambing kong ani sa kanya at nginitean niya lamang ako. Pagkapasok niya sa gate ay agad din akong umalis at masayang-masaya ang puso ko dahil sa wakas ay kami na ni Kendra. Ibinalik ko na ang taxi sa opisina at pagkatapos ay dumaan ako sa isang mall upang tumingin ng maaari kong bilhing regalo para sa kaarawan ni Kendra. Habang naglalakad ako sa loob ng mall ay nakasalubong kong grupo ni Francis na nakangisi sa akin na tila ba may kung anong kalokohan na naman ang iniisip na gawin sa akin. Ang kapal din naman ang pagmamukha mong pumasok sa ganitong lugar, hampas lupa. Wika ni Francis sa akin habang napapailing ito ng ulo. Hoy basura, hindi ka nababagay sa lugar na to. Sita naman sa akin ang alipores ni Francis na hindi ko naman binigyan ng pansin. Upang makaiwas sa guloy, tinalikuran ko na sila at tinungo kong papalabas ng mall. San ka pupunta, hampas lupa? Ani Francis sa akin. Habang tinutulak-tulak ako ng kanyang daliri sa likuran hanggang sa makalabas kami ng exit door ng mall. Hindi ko pa rin sila pinapansin at pilit lamang akong umiiwas dahil ayoko ng gulo at ayokong madamay muli ang aking ina kung papatulan kong mga ito. Malakas akong itinulak ni Francis. Dahilan upang ma-out of balance ako at bumagsak sa semento nang isang malaking boses ang sumigaw na nagpatigil kila Francis at agad din akong tumayo sa pagkakabagsak ko sa semento. Hey asshole! Leave him alone, you bunch of pricks! Sigaw ng isang boses na papalapit sa aming pwesto. Tinawag ng lalaking tumulong sa akin ang guard ng mall. At tila ba mga robot ang mga ito na agad nagsunuran at nagmamadaling lumapit sa amin. Nagtakbuhan naman ang grupo ni Francis at bago ito umalis ay dinuro pa ako sa aking muka. We are not done yet, Henderson! Bulyaw niya sa akin at nagsilulan na sila sa kanilang mga sasakyan habang binigyan ako ng dirty finger. Are you okay? Tanong niya sa akin. Tumango naman ako dito at nagpasalamat na din ako sa kanya. Caspain, pagpapakilala niya sa akin, sabay abot ng kanyang kamay. Kaya naman mabilis ko itong inabot at nagpakilala din ako. Narinig ko ng malakas na pagdagundong ng kulog, kaya napatingala ako sa kalangitan at nagsisimula ng dumilim ang paligid. Kaya naman nagpasalamat akong muli kay Caspain. At pagkatapos ay nagpaalam na din ako dahil baka abutan pa ako ng malakas na ulan. Isasabay ka na namin ang kapatid ko. Mukhang uulan pa naman kaya't ihahatid ka na namin. Wika niya na ikinalingon ko sa kanya. At mabilis ko naman itong tinanggihan. Ngunit mapilit ito. At tila ba hindi ito aalis dito hanggat hindi ako mapapapayag. Kaya napakibit-balikat na lang ako at tinanggap kong magandang loob nito sa akin. Nagpahatid na ako ng diretsyo sa mismong tapat ng barong-barong na tinutuluyan namin ng aking ina at ipinakita ko sila na hindi ako nahihiya anuman ang katayuan ko sa buhay. Palabas na ako ng kanyang magarang sasakyan nang biglang magsalita ito at may inabot sa akin. If you need anything, don't hesitate to call me, okay? Ani niya sabay abot ng kanyang calling card sa akin na tinanggap ko naman ito at nagpasalamat sa kanya. Pagpasok ko sa aming bahay ay nakita kong aking ina na nagluluto ng aming hapunan. Kaya agad ko siyang nilapitan at kinuha ang sandok na hawak niya. Kagagaling lamang niya sa sakit kaya ayoko itong mapagod. Nay, ako na po dyan. Sabi ko naman sa inyo huwag kayong masyadong magkikilos dahil hindi pa naman kayo lubusang magaling. Nag-aalala kong ani sa aking ina. Sus Mariosep, anak, anong nangyari sa uniforme mo? Napagtripan ka na naman ba sa eskwelahan nyo? Gulat na gulat niyang ani sa akin at ramdam kong matinding kalungkutan at pag-aalala niya sa akin. Huwag niyo na pong intindihin yun, Nay. Sanay na naman po ako. Wika ako sa kanya habang tinatapos kong niluluto niyang pritong galunggong at talong.
Hininaan ko ang kalan at naupo ako sa tabi ng aking ina. Hinimas ko ang kanyang likuran dahil tuluyan na itong napaluha. Ipinaliwanag ko sa aking ina na wala siyang dapat na ipag-alala sa akin. Dahil kaya ko namang protektahan ang sarili ko. Lalo na't puro naman payatot ang mga taong kumakalaban sa akin. Hindi ko lang sila talaga pinapatulan dahil ayokong mapahamak si nanay. Katulad ang nangyari sa kanya noon. Malapit na palang graduation mo anak. Ilang buwan na lamang at makakagraduate ka na. Sambit ng aking ina. Opo nanay. At pagka-graduate ko ay agad akong maghahanap ng mapapasukang maayos na trabaho upang kahit papaano'y maiahon kita sa kahirapan. Nakangiti kong ani sa aking ina. Naku anak, huwag mo akong intindihin at sanay na sanay ako sa hirap. Mabilis niyang tugon sa akin. Pero nanay, pangarap ko pong maiahon kayo sa kahirapan. Kaya nga po ako nagpupursige sa aking pag-aaral ay para po sa inyo. Ani ko naman sa kanya na ikinangiti niya at niyakap ako ng mahigpit. Ay naku anak, ikaw na nga ang bahala. Napakabuti mong anak kaya alam kong pagpapalain ka ng ating Panginoon. Ani niya sa akin at pagkatapos ay ipinagpatuloy ko ng aking pagluluto upang makakain na kami ng hapunan. At sigurado akong gutom na ang aking ina. Pagkatapos naming kumain ay agad kong iniligpit ang aming pinagkainan at hinugasan ko na rin ito. Pasipul-sipul pa ako habang naglilinis ako ng kusina, nang biglang magsalita ang aking ina. In love talaga ang anak ko, ani ng aking ina na ikinangiti ko. Ikunento ko kasi sa kanyang tungkol sa amin ni Kendra at natutuwa siyang malaman na may babae na nagpapasaya sa akin maliban sa kanya. Magpahinga ka na po, Nay. Pagkatapos ko dito ay maliligo na rin ako upang makapagpahinga na rin ako dahil maaga pa po ang klase ko bukas dahil may exam po kami. Wika ako sa kanya. Pagkatapos kong gawin ang lahat ng gawaing bahay ay pumasok na ako sa aking silid at kumuha ng ilang gamit pang paligo. Naging masayang relasyon namin ni Kendra. Kahit nabawalan tigil ang pangungutya sa amin ng kapwa namin mga estudyante. Mahal na mahal ko si Kendra, kaya lahat ng ikinaliligaya niya ay ginagawa ko. Nararamdaman ko na mahal niya ako kaya hindi ko ito pinagdududahan. Babe, pauwi ka na ba? Tanong ko dito nang makita ko siyang kalalabas lang ng kanilang room. Masaya naman niya akong sinalubong nang may matamis na ngiti sa kanyang labi. At hinagkan ko naman ito sa kanyang labi na ginantihan naman nito. Ew, paano natitiis ni Kendra na halika ng isang hampas lupa? Nakakahiya ang chip ng taste. Pangungutya ng isang estudyanteng napadaan sa harapan namin na tinawanan lang namin. Kaya sa inis ng babae tinaasan lang kami ng kilay. Mula nang maging kami ni Kendra ay tila ba naging matatag ako. At hindi ko na pinapansin pang mga taong walang magawa sa buhay kung hindi ang manglait ng kanilang kapwa. Dahil kay Kendra ay nagagawa ko ng baliwalain ng mga taong nabubuhay lamang dahil sa pangiinsulto sa akin. Habang naglalakad kami ni Kendra ng magkahawak kamay, ay bigla na lamang akong bumagsak sa sahig dahil sa malakas na pagkakatulak sa akin. Dahil magkahawak kamay kami ni Kendra, maging siya ay bumagsak din. Ngunit maagap naman ang naging pagkilos ko at agad ko siyang nasalo sa aking ibabaw. Maingat akong tumayo dahil hawak ko ang aking kasintahan. At nang makatayo na kami, nasugod kong bigla si Francis. Ngunit may mga kamay na pumigil sa akin. Kaya napatingin ako kay Kendra na hawak ako sa aking braso. Huwag mo nang pag-aksayahan ng panahon ng mga taong katulad niya. Wika niya sa akin. Kaya pilit kong pinapakalma ang aking sarili. Napabuntong hininga ako at napatingin sa grupo ni Francis na masamang nakatitig lamang sa amin. At pagkatapos ay tinalikuran ko na ang mga ito. Ganyan nga basura! Magtago ka sa ilalim ng palda ni Kendra. Sigaw niya na hindi ko na lamang pinansin. Hindi ko alam kung bakit ang laki ng galit sa akin ni Francis. Samantahalang wala naman akong ginawang kasalanan sa mga ito. Napatingin ako sa aking kasintahan na nakakapit sa aking braso. At inimas kong kanyang pisngi. Okay ka lang ba? Baka nasaktan ka. Tanong ko dito nang may pag-aalala. Ngumiti naman ito sa akin at isinandig ang kanyang ulo sa aking braso. Habang naglalakad kami, kaya napangiti na ako. Kahit ang totoo ay gusto kong balikan ang grupo nila Francis upang ilang pasong pagbumukha nila sa sahig. Babe, ihahatid na kita. Wika ko dito na tinanguan naman niya. Pagdating namin sa parking lot ay inutusan niya ang kanyang driver na umuwi na dahil may maghahatid na sa kanya. Noong una at nag-aatubili pa ang driver niya pero kalaunan ay napapayag din niya ito.
Bago kita ihatid sa inyo ay may pupuntahan muna tayo. Gusto kong makita mong paborito kong lugar. Doon ako madalas magpalipas ng oras, lalo na kapag may mga bagay akong iniisip. Ahani ko dito at pumayag naman ito. Pagkarating namin sa lugar na tinutukoy ko, ay nagulat ito dahil may nakatayong isang maliit na kubo sa pinakagitna ng kakahuyan at malinis ang paligid. Pag-aari daw ito ng aking ama. Pero dahil wala naman kaming dokumentong hawak, ay hindi rin naman namin maangkin ang lupaing ito. Napakaganda naman ang lugar na to. Wika niya sa akin nang makarating kami dito sa Antipolo. Napangiti ako dahil nagustuhan niyang nakikita niya. Dinala ko siya sa my falls at ganoon na lamang ang pagkamangha niya habang pinagmamasdan ang kagandahan nito. Kaninang lugar na to? Napakaganda naman dito. Wika niya sa akin at nagtungo ito sa may mabatong lugar at inilubog ang kanyang paa sa tubig. Sabi ni nanay ay pag-aari daw ito ng aking ama. Pero wala kaming hawak na dokumento dahil namatay ito. 2 taon pa lamang ako. Pero sa tingin ko may nag-aalaga ng lugar na ito dahil sa tuwing pupunta ako dito ay laging malinis ang lugar na ito. Hindi ko lang talaga natsyempohan pa ang taong naglilinis dito. Kaya hindi ko pa siya makausap. Wika ko naman sa aking kasintahan. Laking gulat ko nang bigla niyang hinubad ng lahat ng kasuotan niya at tanging panloob lamang ang kanyang itinira. Pakiramdam ko'y biglang nag-init ang buo kong katawan habang pinagmamasdan ang napakagandang hubog ng katawan ng aking kasintahan. Tara, maligo tayo, ani niya sa akin at bigla itong lumusong sa malamig na tubig. Napangiti naman ako dito at lumapit ako sa may malaking bato at naupo ako dito. Pinanood ko lamang ito habang masayang nagtatampisaw sa tubig. Pagkaraan ng mahigit 30 minuto ay umahon din ito. At ganun na lamang ang pagkabigla ko nang makita kong bakat na bakat ang kanyang dibdib. Mabilis kong dinampot ang kanyang mga damit at tumakbo ako palayo sa kanya na ikinagulat niya. Anong ginagawa mo? Ibigay mo sa akin ang damit ko at nilalamig ako. Wika niya na tinawanan ko lamang at iwinagayway ko pa ang kanyang damit sa ere. Tumakbo ito at hinabol ako habang malakas lamang akong tumatawa. Samantalang siya naman ay inis na inis na. Huminto akong bigla tumarap sa kanya. Kaya bigla itong bumangga sa aking katawan. Pakiramdam ko ay may libu-libong kuryente nagsimulang dumaloy sa buo kong katawan. Kaya walang sabi-sabi kong hinalikan si Kendra na ikinagulat nito. Gumanti ito ng halik sa akin at ipinulupot niyang 2 niyang kamay sa aking batok. Kaya mabilis ko itong binuhat habang magkahinang pa rin ang aming mga labi. Dinala ko siya sa kubo na lagi kong pinagpapahingahan at inihiga ito sa papag. Dumagan ako sa kanya at sinimulan ko ulit itong hagkan sa kanyang labi, pababa sa kanyang leeg. At dahil sa sarap na pinaparanas ko sa kanya, ay malakas na ungo lamang niyang maririnig sa loob ng kabuuan ng kubo. Tinanggal kong natitira niyang saplot at tumambad sa akin ang napakaganda niyang kahubdan. At dahil na rin sa init na aking nararamdaman, ay hinubad ko na rin ang lahat ng aking kasuotan. Nakita kong pagkagulat at takot niya nang tumambad sa kanya. Russell, baka... Nangangamba niyang ani, ngunit hinalikan ko lamang ito sa labi upang maiwasan ang takot na nararamdaman niya. Gumapang ang aking isang kamay, kaya napapalayad ito sa sensasyong kanyang nararamdaman. Mabibini ang kanyang ungol na hindi na niya mapigilan. Bumaba ako sa kanyang puson. Anong gagawin mo? Nag-aalala niyang ani sa akin. Shh, huwag kang matakot. Paliligayahin kita, baby ko. Bulong ko dito at napaliyad naman ito. Ang mga mata ko hindi ko inaalis sa kanya dahil gusto kong makita ang reaksyon niya sa ginagawa ko sa kanya. Napahawak siya sa aking buhok kaya napangiti ako. Umuungol siya habang hindi malaman kung saan niya ibabaling ang kanyang ulo. Tama na, babe. Bulong niya habang hindi pa rin tumitigil ang kanyang pag-ungol. Pagkarinig ko ng kanyang sinabi ay mas pinagbutihan ko pa ang ginagawa ko. Lalo niyang ikinaungol ng malakas hanggang sa naramdaman ko na lamang ang panginginig ng kanyang mga binti. Tumayo ako at pinakatitigan ang babaeng mahal na mahal ko at halos hindi na niya maidilat pa ang kanyang mga mata dahil pakiramdam niya ay nangihina siya. Ngunit wala pa yan sa susunod na ipaparamdam ko sa kanya. Babe, masakit. Ani niya nang nakangiwi kaya napahinto ako. Dadahan-dahanin ko. Bulong ko dito. Hindi na ako pwedeng huminto dahil pakiramdam ko'y nababaliw na ako.
at gusto ko na siyang maangkin. Hinalikan ko siya sa kanyang labi. Nakita kong mga luha sa gilid ng kanyang mga mata, kaya hinalikan ko siyang muli. Napasigaw siya habang humihikbi na ito. I'm sorry, baby. Mawawala din ang sakit, promise. At mapapalitan ito ng kakaibang kaligayahan na ngayon mo palang matitikman. Bulong ko dito at tumango lamang ito sa akin. Dahan-dahan akong gumalaw sa kanyang ibabaw at kahit nakikita kong pag-ngiwi niya. Hindi naman nagtagal ay naging ungol ng mga impit niyang iyak. Kaya mas lalo ko pang binilisan. Napapalakas na rin ang paghiyaw ko habang umuungol ako. Kasabay ang pag-indayog ng aming mga katawan. Mabibining ungol naman ang maririnig sa babaeng kaniig ko. I love you, baby. Ungol kong muli matapos kong sabihin sa kanya na mahal ko siya. Halos ungol na lamang namin at pagsasalpukan ng aming katawan ang maririnig sa katahimikan ng paligid. Hanggang sa sabay naming marating ang sukdulan ng kaligayahan. At sabay kaming napaungol ng malakas. Pabagsak akong napahiga sa ibabaw ni Kendra. At rinig na rinig kong mabilis na pagtibok ng puso nito. Kaya napangiti ako at hinalikan ko ito sa kanyang labi. Are you happy? Tanong ko dito. At isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi at tumango ito sa akin.